Hi guys, we're live again. We're live again to our diamond painting unboxing. So mag-start na tayo, maglagay ng ating diamond sa ating storage. So ngayon, ilalagay na natin ang ating diamond sa ating storage. So lahat ng ating nakalagay dito is numbers para malaman natin yung symbols and colors para ilagay sa ating diamond painting canvas. So let's start.
Ayan. So, ina-assemble pa po natin ang ating diamond sa ating storage. Ayan. Mega love shout out Ate Susan Tamsakdan. Maraming maraming salamat po sa ating viewers. Good morning din po Ate Susan. Sana magustuhan niyo po ang ating tutorial ng ating diamond painting. So, ayan, tapos na po natin ilagay ang ating diamond sa ating storage. So, ang lahat ng ating total ng ating diamonds is 24. So, ipapakita ko po sa inyo yung ating colors. Ayan, na-assemble ko na po siya. Ayan. So, yung ibang diamonds is dinalawa ko ang numbers kasi medyo madami po ang ating diamonds na gagamitin. Yung iba is konti lang po. Ayan. So, lahat po ng ating diamonds, make sure na complete set package po ang bibili natin. So, ito, kanina nasabi ko po is nabili ko to kay Shopee for only 207 pesos. Ang size niya po is 30 by 40. So, ang ita-diamond painting po natin ngayon is yung mga sikat na Korean band. So, BTS po ang napili ko kasi ito po yung trending ngayon sa ating mga teenagers. So, kinahihiligan po nila ito. Yung iba, bumibili pa ng mga ano nila, gamit nila kasi kinahuhumalingan ng mga teenagers. Ayan. So, tapos na natin itong gawin. So, ipapakita na natin ang gagamitin natin na gel.
So, meron tayong dalawang gel na gagamitin. So, depende po sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Meron tayong Fiber Castle na Tack It. Ito, mas sticky siya. 90 pieces po ito. So, depende po sa gamit ninyo. So, ito, puputol lang po tayo ng kaunti dito. So, meron din tayo ditong wax gel na pink na nabili ko rin kay Shopee. Ayan. So, depende po kung anong type nyong gamitin sa ating diamond painting canvas. So, itong mga previs niya, hindi ko muna po gagamitin. Itatabi natin kasi meron akong mga diamond pens na mas madaling gamitin po. Ito naman yung ating diamond painting tray accessories na gagamitin. So dito sa site na to, pwede nyo ilagay dyan yung ating mga diamond drill pen. Ayan. So ito, meron tayong 4 rows na gagamitin dito. Depende sa kulay na gagamitin natin. So importante rin po na meron tayong clip sa ating plastic para hindi po siya nililipad. Ayan. Very sticky po ito. Sobrang sticky. So, hindi natin siya pwedeng hawak-hawakan kasi madudumihan ang ating canvas. So, mag-start na tayo sa ating diamond painting. So, kailangan ipa-flatten nyo muna siya. Ayan. Kasi galing pa po ito ng China. So, yung ibang parts ng ating canvas is lukot-lukot. So, kailangan ipa-flatten natin siya. Ayan. Tapos yung plastic niya, sticker plastic, kailangan natin siyang iayos. So, let's start. So ayan, sisimulan na natin ang ating diamond painting. So dito tayo mag-start sa umpisang sa may harapan mismo sa taas.
So, ano yung number na unang gagamitin natin is yung letter I, number 11. So, ito yung ng number na gagamitin natin is 11. So, gagamit tayo ng LED light para mas makita natin yung symbols ng ating diamond painting canvas. So, very important po ito para makita natin ang detail sa ating diamond painting. Ayan. So, after natin malagay yung ating diamond sa ating tray, shake lang natin siya ng hindi po masyadong mabilis or masyadong alog. Ma-assemble lang po natin yung diamonds. Yan, katulad niya, naka-assemble na po siya. So, gagamitin naman natin na diamond pen is yung animan sa likod. Meron din po isahan sa harap. Depende po sa type yung gawin at gamitin. Okay?
Ang gagamitin natin na wax gel ngayon is yung color pink. So, i-attach lang natin ang ating diamond pen sa wax. Ayan. Pipinch out lang po natin. Ayan. So, nakita nyo po, nakalagay na yung ating wax gel. So, let's start na po. So, mag-start tayo dito sa taas, upper, yan. So, nakita nyo yung ating diamonds ay isa lang ang color. So, mas madali siyang matapos. So, gagawin pa natin ang ating diamond painting. So, pagka pinch out nyo po itong diamonds, kita nyo po, mas madami natin mailalagay. So, lagay natin siya doon. Ayan. Mas mabilis.
So ayan, medyo nakikita na po natin yung ating mga diamonds, naka-attach na sa ating canvas. So iisang kulay lang po ito, ang number niya is number 11. Ang color niya po is creamy white. Yan. So tuloy-tuloy lang po natin siya hanggang sa matapos natin tong area na to.
So, ito na po ang ating natapos sa area na to sa ating diamond painting canvas. So, malapit na po natin ma-reach dito sa may ulo. Ayan. So, sobrang bilis lang po nito kung mabilis po kayo sa inyong diamond painting canvas. So, ito po is iisang color lang po dito sa background niya. Kaya mas mabilis po natin gamitin ang ating diamonds. So, ito na po ang face ng ating BTS. Ayan, sobrang pogi. So, sa mga gusto pong manood ng aking diamond painting tutorial, meron po akong link to watch all my videos. And salamat po sa mga viewers ko na palaging tumatangkilik po sa aking channel. Hope po nag-i-enjoy po kayong panoorin ng aking mga video. So ipapakita ko naman po yung aking ginawa the last time yung aking in-upload sa aking channel is yung Starry Night. So may live stream po ako every Thursday 8 in the morning. So pag tayo ay medyo sinipag-sipag po, magla-live stream din po ako ng Thursday and Friday. 8 a.m. Pinas time. So, ito po yung ating Starry Night. Ang size niya po is 30 by 40. Ang colors niya pong ginamit natin dito is 20 diamonds. Ayan. So, very detailed po ang ating Starry Night and trending din po ito sa mga nagda-diamond painting. So, ang size lang po na nakuha ko sa Shopee is 30 by 40. Ang price niya po is very affordable for only 250 pesos. Meron na po tayong diamond painting canvas and may kit na po tang, meron na po siyang kit na kasama. So ito, ginawa ko po ito noong isang araw for only 3 days. So pinaglaanan ko po ng oras to within 2 to 4 hours para po matapos po natin agad ang ating canvas. Nakasil na rin po ito ng Elmer's glue. So, bakit Elmer's glue po ang ginamit ko? Mas affordable po siya and madali lang po siyang bilhin. Any bookstore, pwede natin siyang hanapin doon, yung Elmer's glue. Unlike sa Mod Podge, order pa po tayo through online. Medyo matagal pa po dumating. At mas recommended ko po itong Elmer's glue kasi mas glossy po ang ating canvas. So, ipapaprame na lang natin siya. So, personalized frame ang gagamitin natin dito. Ipapakita ko next live natin na nakaframe na itong ating Starry Night. Yan, napakaganda po niyan. So hanggang dito na lang po ang ating live stream. So see you next Thursday sa ating Marian's Diamond Painting Channel. Please like, share, and subscribe and ring the notification bell para updated ka kay ating Marian's Diamond Painting. Thank you!